talaga kay Sir, no? Sa tingin mo, maswerte talaga ako? Oo naman, ma'am. Ano pa bang hanapin mo sa isang asawa? Mabuti na siyang tao. Pogi pa ni Sir. Alam mo, ma'am, kasi ako malas ako sa asawa. Illegal recruiter pala yung asawa ko. Hindi ko alam. Ayun, din nakalaboso siya. Muntik pa akong idamay sa kalokohan niya. Paano nagkaanak kami? Eh di, na-traumatize pa yung anak ko. Na-criminal yung tatay niya. Malas talaga. Melissa, yung next appointment ko. Ay, alas tres, ma'am. Alas tres bukas. Sorry, ma'am. Mabili! Medyo. What's wrong? You know what, Melissa? Yes, ma'am? Mauna ka na sa next appointment ko. Ay, ma'am. Just take a cab. Sige po, sige po. Wait outside the car, okay? Mr. Yu, umamin ka na. Sino ang connection mo sa ibang bansa? Imposibleng wala. Yung mga batang binebenta nyo na kararating sa ibang bansa, may tumatanggap doon. Hindi lang ikaw ang gumagawa nito. Mr. Yu, okay lang ba sa'yo na nakakulong ka dito? Pero nakalalaya yung mga kasabwat mong foreigner, ha? May nagawa ba akong mali? Joaquin, our son, tried to kill Ador. Naiintindihan mo ba yung ginawa ng anak mo? Kaya nawala si Ador noon ay dahil kay Joaquin. Our son almost killed him. Joaquin was just doing his job. Pinasok, ni-infiltrate ni Ador ang organisasyon natin. Dahil isa siyang undercover agent para expose data operations ko. Pero what happened? Wala. Ni hindi na na-encounter, ni hindi na narinig si Joaquin doon. So, not to worry about. Tumas mamamatay tao ng anak ko! He had to do it to protect our family. Gaya ng ginawa ko. Naprotektahan ang pamilya mo. Huwag kang gagalaw, sige ya! Pumatay ako ng tao para protektahan ang ama. Salamat, mga asahan ko talaga. Pinatay ko ang kaisa-isang tao na nakakaalam na ang father mo ay siyang tunay na boss. Ginawa ko yun. At hindi ako nagsisi. Dahil inalagaan niya ako sa katiwalaan at ginawa niya akong kanakamay. I was willing to kill for him. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Ganun din ang ginagawa na natin. Pinoprotektahan tayo dahil mahal na tayo. At hindi niya hayaang makalabas ang ating sikreto o sikreto nating pamilya na pinamanan ng tatay mo sa akin. Hindi ka ba talaga aamin? Ikaw ba talaga leader? Hey, Leon! Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Sasabihin ko na kung sino ang kasabat ko! Wala lang po ang saktan! Alulad, binigyan ni Mr. Yu yung international connections natin? Kilala mo ba kung sino yung international connection na ibinigyan ni Mr. Yu? Makakompetensya natin yun. We're healing two birds with one stone. Titigil lang tayo ng mga polis at mababawasan tayo ng kakompetensya sa market. Yun ang gusto kong dapat nalalaman mo. And then you say, you're in charge? Yeah, I am in charge. Kaya ako nga inibestigahan si Ador. Kaya pala finocus mo ang investigation mo sa asawa ni Ador. That she is a perfect lead. Really? Dad, you don't trust me? Sige. I will give you a chance. Prove me wrong. Pero sana, hindi kita maunahan na malaman
ang tunay na sekreto. Theodore. Tomas. That's enough. Orna, marami pa siyang dapat maintindihan at dapat malaman. I will prove you wrong, man. Joaquin, and then what? Pagtatangkaan mo na naman siyang patayin? Alam ng nga mo lahat. And she understands. Nakakahinig lang ba tayo, Joaquin? Prove me wrong. Or else? Dalawang juice, hoy, malamig, ha? O, bakit na naman, Glenn? Cardo, pasensya ka na, pero kailangan natin mag-usap, eh. Glenn, di nga pwede. Marami pa ako kailangan ayusin. Sorry, pero kailangan talaga kitang makausap. Importante lang, Cardo. O, bakit na naman ba? Kinukulit ka na naman ni Onyok. Hindi, hindi ito tungkol kay Onyok. Eh, tungkol saan niya? Tungkol sa kakambal mo, si Ador. O, sige na. Uwi na kayo, ha? Yun, si Chip, oh. Sir, salamat, ha. Hindi ko alam kung mas matatahimik ako o mas mag-aalala ako kung sa nalaman ko. Pikes, ngayong alam mo na lahat ang totoo, pwede ba itikong magbibig mo? Cardo, oo naman. Alam ko naman dapat itago yung mission mo. Kaya nga ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka naging bato. Grabe pa rin pinagdaanan mo nung bata ka. Itikin mo yung bibig mo. Pwede ba? Esensya na. Ito naman. Siyempre, na-shock lang ako. Ang tao mo shock, hindi makapagsalita. Hindi madalitan. Grabe ka sa akin, no? Pero kapag kay Onyok, oh, si Onyok talagang alam yung mission mo. Ako hindi. Walang alam si Onyok. Ang alam lang ni Onyok, hindi ko asawa si Carmen. Alam ni Carmen na hindi nga talaga kayo totoong mag-asawa. Alam niya lahat ng katotohanan. Ano kaya niya kinakain? Abi pa ba kayo nun matulog? Tama na. O, sige na. Pero kailan ba matatapos yung mission mo? Hindi matatapos yung mission mo. Hanggat hindi ko nahaharap ang taong kumalik na kapatid. Sino itong kasama niya ito? Hindi ko alam, sir. Ngayon ko lang nakita yung babaeng kausap niya. Kilalaanin mo kung sino yung polis na yan. At alamin mo kung anong koneksyon niya kaya doon. Yok, basta ka dyan. Okay naman po. Kayo po ang kamusta na. Eh, bakit ganyan ang tono mo? Galit ka ba? Kunti lang po. Ilan po ba talaga tayo magkikita? Nyok, pasensya ka na. Eh, marami kasi akong ginagawa ngayon eh. Ay, naku. Di na nga po tayo nakita ng birthday niyo eh. Hindi pa po kayo sigurado kung kailan? Sorry naman, Major. Eh, hindi pa kasi tapos ang mission ko eh. Bakit? Huwag ka na magtanong. Pinapangako ko sa'yo, pag natapos na yung mission ko, kukunin agad kita dyan at magkakasama agad tayo. Talaga po? Oo! Sabi mo yan ah! Oh, sige na, sige na. Magpakabait ka dyan, ha? Amin na. Huwag mo nang kulitin si Kuya Cardo. Tama na yun, ha? Alam mo, mabuti pa. Maligo ka na nang maaga ka makatulong. Tara! Hey, Lolit! Ikaw po ba naligo na? Talog ko! Halika na! Halika na! Halika na! Bakit mo ko kaya, Cardo? O, paano, Cardo? Ingat ka, ha? Aglen, maraming salamat nga pala, ha? O, mag-ingat din kayo dyan. Ikaw yung kinikilig. Hindi. Wala. Ba't ano nangyari sa inyo? Bakit pa ako kasi pumunta kala Carmen? Eh, gusto ko lang naman makita
makita si Junyon. Sigurado ko yung masama pa rin ang loob ni Carmen hanggang ngayon. Naiintindihan ko naman yon. Kaya lang, bakit pati yung apo ko pinagkakait niya sa akin? Ni hindi niya ako pinapasok sa gate, kaya hindi ko nakita si Junyon. Huwag ako kayo mag-alala. Pupuntaan ko siya. Kakausapin ko. Anak. Nay. Akala ko ba may problema kayo ni Cardo? Okay na ho kami, Nay. Tapos na po yun. Alata ko nga. Masaya ka eh. Basta, Nay, ang importante po, nakapag-usap na kayo magkaibigan. Umamin ka na? Nay, hindi yun. Importante, okay kami magkaibigan at meron po kaming tiwala sa isa't isa. Pero hindi mo nasasabi ang totoo. Nanay, yung sinabi ko sa inyo, wala yun. Kailangan niyo po ngayon, matulog na kayo, magpahinga. Tabihan niyo na si tatay. Ika na, bigyan niyo na ako ng... Na ano? Na ano? Pakasarap na yakap. Masaya ay, no, baby. Pakabang mo. Maayasin pang nanay ko. Sige. Yo, Nay. Love you. Love you. Yo. Carmen! Carmen! Ginagawa mo dito? Carmen, huwag mo naman sana idamay sa galit mo si Lola Flora. So nagsumbong pala siya sa'yo? Apo pa rin ni Lola Flora si Junyon. Wala na ang asawa ko. Kaya wala na akong koleksyon sa pamilya niya. Carmen, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman ipagkait kay Lola Flora si Junyon. Ano ba gusto mong gawin ko? Gusto mong magkunwari ako na normal lahat to? Gusto mong pabayaan ko kayong maglola na paglaruan yung damdamin ng anak ko? Yung ba gusto mong mangyari? Carmen, tatapusin ko ito. Bibigyan ko na katarungan ng pagkamatay ng kapatid ko. Pinapangako ko sa iyan. Sige, binibigyan kita ng 3 araw. Tapusin mo yung mission mo. Pero hanggang doon na lang, Cardo. Dahil pagkatapos nun, sasabihin ko sa anak ko ang totoo. Yun ang kondisyon ko. Communicated with our counterparts in China, in Malaysia, and in Indonesia. Hinihintay lang natin ang resulta ng kanilang investigasyon. Ang pinagtataklan ko lang ho, sir. Bakit naman ho magbibigay ng ganyang karaming impormasyon si Mr. Yu? Hindi ba sinabi niya? He wants to make a deal para mapagaan ang sentensya niya. Pero hindi ko nakikita ang mangyayari yun. Parang napakahirap lang hong paniwalaan. Napalagay ko kung kinakailangan ko siyang kausapin. Cardo, kapag ma-confirm na front lang lahat ang mga kumpanyang ito, walang duda na si Yu nga ang leader ng sindikato. Dito na magtatapos ang misyong ito. Sir, hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap kung sino pumatay sa kapatid ko. Cardo, baka nakakalimutan mo ang palugit na binigay sa'yo ni Carmen. Sa tingin mo ba ay kaya mong mahuli ang pumatay sa kapatid mo sa loob lamang ng 3 araw? Palagay ko ay kailangan na nating tanggapin na hanggang dito na lang tayo sa kasong ito. Kaya ka na magpaliwanag. Ako, inuhuli niyo! Pasok! Pasok na! Pasok na! Tatakas ka pa, ha? Okay ka lang? Oo, sir. Okay ka lang pa, ha? Yo. Tay?
Pinaalam ko lang sa'yo, ha? Sinama ko si Onyok para pamasada. Hop! Eh, nakakaawa naman kasi yung bata, eh. Nahilip pa muna sa bahay. Saka namimiss na si Kuya Cardo niya, eh. O, sige ho, tay. Pero doble ingat ho, ha? O, sakay na! Sakay na! Saman! Saman! Sakay na po! Sakay na! Saman! Tatay na po! Tay! Na. Ano ba yun? Si Onyok ba yung naririnig ko? Anak, hindi ko to pinilit, ha? Nagpresinta siya mag-isa. O, sige na ho, tay. Baka humalingat kayo, mawala yan si Onyok ulit. Ingat na lang po, ah. Napakakulit ng batang yan, eh. Huwag ka na mag-alala. Ako na paala rito. Sige na. Love you. Bye-bye. Sige, tay. Love you. San lang! Ako na lang isa. Teka lang po! Bakit? Ay, nako. Di po kayo kasi, eh. Ako, nagdudulo lang, ah. Paso, pwede ba? Usok lang po ng konti. Isang tigil lang, ha? Ma, okay, ayos na. Ayos! Tara. Ano lang kayo dyan, ha? Sige, here. Okay pala, daddy mo, ha? Tingin mo, okay lang yung wala siyang tiwala sa akin? Laro lang to, Joaquin. Unahan kayo. Tatalo ako. Eh, di bilisan mo ang panliligaw mo kay Carmen. Alam nyo, ha? Alam ko na maunahan ko siya malaman ng lihim tungkol kay Ador. Ang inaalala ko, pag tinanggal niya yung responsibilidad ko sa negosyo. Tinanggalan ka na ng access. Ang tanong, ano pa kaya ang tinanggal niya sa'yo? Tanggalin ko kaya mukha mo, ha? Isi. Sige, ano? Tumawa ka! Tinatanong ko lang. Tumayos ka. Okay, relax lang. Cardo, tama yung Lolo Delfin mo. Baka ito na yung katapusan ng mission mo. Hindi ko bibiguin si Edward. Hindi ko bibiguin kung ano yung pinangako ko sa kanya. Hindi mo naman siya binigo, eh. Tinapos mo kung ano yung nasimulan niyang mission. Kaya ngayon, tapos ka na sa pagiging ador mo. Pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Patingin mo ba matatahimik ako? Hanggat hindi ko nahuhuli kung sino pumatay kay Edward. O sige, paano naman yung katahimikan nila Carmen? Nung anak niya, hindi ba importante yun? Tsaka si Onyok. Si Onyok, kailangan niya ang Kuya Cardo niya. Tagal pa po ba yan matatapos? Sandali na lang to, bossing, ha? Baka po kasi dumalaw na si Kuya Cardo sa bahay. Bibilisan na namin, okay? Ay, naku. Papauli kita kay Kuya Cardo para matapos na mission niya. Hello, Tay? Glenn, may problema. Problema? Ano ang problema? Si Onyok. Si Onyok, bakit ako? Anong nangyari kay Onyok? Panating! Cardo, si Onyok nawawala. Ano nangyari yun? Stop it! He cut me off by access sa Dragon's Lair. Pati na rin sa financial account sa negosyo. He can't do this to me! Anak, maybe it is the right thing to do. Ano tingin sa akin? Inutil? Ganon? No, what I mean is, anak, siguro tama lang ito. Ano tama, ma? Ano? That you're safe from harm, anak! You know what, you, ma, worrying too much makes me feel inadequate. How can you say that? Para ka na rin si Daddy! Hindi ka rin naniniwala sa kakayaan ko, di ba? No, that's not my point. Then what's your point? My point is, anak, I don't want to lose you. Kaya nga, kailangan ko malaman ang totoo tungkol kay Ador
para hindi niya ako maunahan. I just have to move. Kailangan ako kumilos. Para hindi maunahan ni Aton. O para hindi maunahan ang daddy mo. Wow! Joaquin, stop playing games, Joaquin! Hayaan mo ang daddy mo mag-imbestiga kay Aton! Wow! Anak, hanggat maaari, ayoko na sana na may buhay pang mabawi. Ayoko na na may buhay pang mawala. Kung pwede lang, please. Wala nang mamamatay. At wala nang mamatay. Ma, sa negosyo natin, there will always be collateral damage. I assure you, the collateral damage won't be me. It will be a door. Okay, Joaquin, Joaquin. Your father tried to make me understand our situation. Sinabi niya ito, ito ang reality ng pamilya natin. And you know what? My father, ang lolo mo, ang isa sa mga nagsimula ng lahat ng ito. But even then, when he was the head of the syndicate, he made sure that I will not get involved. Because he knows you're weak. Hindi mo kaya, ma. Ako, kaya ko. Si Onyok. Ikaw kasi! Kinuha ko kung pakibayin si Onyok! Hoy! Ano? Kasalanan ko na naman. Eh sana kasi pinauwi mo si Onyok dati sa Zambales, di sana hindi nangyari to. Makagawa na nga lang ng report. Oo. Ikaw ang gumawa ng report dahil ako maghanap kay Onyok. Kuya Aldo! Onyok! May mission po tayo! Anong mission? Onyok! Sigurado ko ba talaga sa nakita mo? Opo! Alam ko po ang mga mukha nila! Ilan sila? Dalawa po! Siguro tumawag na tayo ng backup. Ako nang bahala. Carlos, sandali. Ako nang bahala. Para kung marami sila. Oh. Wala ka ba diwala sa akin? Meron. Pero mabuti nang sigurado. Kaya kailangan tumawag tayo ng backup. Kami nang bahala dito, Ate Glenn. Ano tayo? Ako lang. Umuwi na kayo. Onyok, saan na ba yung bahay na sinasabi mo? Ito po. Sige na, Onyok. Umuwi na kayo. Ako nang bahala dito. Samahan nga kita, di ba? Eh, paano si Onyok? Sasamahan na rin po ako. Diba po ka-partner kita? Onyok, hindi po kita tulungan mo ako sa tingin mo tama yung ginawa mo. Hindi tama, hindi ka nagpapaalam. Naintindihan mo ba ako? Opo, pero gusto ko din magiging partner. Mali po ba yun? Mali yun. Lalo na kung mapapaama ka. Kaya huwag mo nang uulit yung ginawa mo. Nagkakaintindihan tayo? Opo. Klaro? Opo. Sige na, Glenn. Ako nang bahala dito. Samahan nga kita. Glenn, huwag nang matigas ang ulo mo. Tawag akong backup, ha? Ingat ka. Ganoon yung... Siguraduhin mong mag-ingat ka, ha? Marita! Nainip na ako dito, Diego. Buti ka pa, may tinatrabaho, eh. Bagong nalaman doon sa policewoman. Polis probinsya. Destino dito sa Manila. Di lang namin malaman ni Bossing kung anong connection niya kaya doon. Kano binabayad sa'yo ni Bossing sa pagde-detective? Relax ka lang, Lawrence. May paparating ng trabaho. May papunta na ngayon ang mga kasamahan natin. Ipapagawa na uli sa atin si Bossing.